Alright, magandang gabi sa inyong lahat. We are now live. Magandang gabi, umaga, hapon sa inyong lahat. I hope naririnig nyo ako ng maayos. Comment kayo dyan kung naririnig nyo ako ng maayos. Okay, so magandang gabi. Magandang hapon, magandang umaga sa inyong lahat. Depende kung saan parte kayo ng mundo ngayon nanonood. So welcome dito sa ating Q&A session. Para sa mga first timer, comment kayo dyan para mabigyan ko kayo ng shout out. Sa mga first time umattend nitong ating Q&A session, first time kayo makakita ng ganito kagwapong nilalang, comment kayo dyan. Wala na magko-comment eh. No? Okay, so welcome dito sa ating Q&A session. And as usual, no, i-shoutout ko yung pinakang unang nag-comment na nakita ko dito. Okay, si Mylen. Ikaw ulit for the third time. Ako, galing talaga to si Mylen, no? Payaman talaga to. Si Mylen Vallejo. Tama ba? Tama ba yung pronunciation ko? Pinakamaaga pangatlo. Talagang inaabangan mo 'yan, no? Talagang parang nakatuto ka talaga sa smartphone mo, hinihintay mo na may mag-notification, ano? Galing. Okay, so 'yan. Shout out sa iyo, Mylen, pinakauna nag-comment. Okay, so shout out sa mga nandito na nanonood sa atin ngayon gabi. So I hope na kumain na kayo. By the way, pwede naman kayo mag-dinner habang pinanonood niyo ako na magdadaldal dito. So, habang nabusog ka na, natuto ka pa. Okay, so yan. Shoutout sa mga nandito na kay Janet, GN, Gerald, Duquesa, tama ba? Marian, Jemmer, Michael, Marian na, nasabi ko na. Claystone, Lance Fenn, tama ba yung pronunciation? Pagpasensyan nyo na yung mga pronunciation kung mali, ha? Pagbigyan nyo na ako. Okay, Sir Fernando, ayan, isa to sa mga pinakamasipag na member ng grupo ko. Jen, Emma Liza, Mirabur, Josephine, ayan si Josephine pa, si Coach RJ, Anna Rose, Norvi, Luribi, Gels, wait lang, kaka-paste ko muna yung mga tanong. May mga nakita na akong tanong, nawawala na ulit yung mga comment nyo eh. baka mawala na naman, sayang naman yung mga nag-effort na umaga. Okay, sino pa yung mga nandito na wala pa akong nakikita ang first time? Si Leite, tama ba? Leite, Jeremiah, Drew. Alright, Drew, Jocelyn, sino pa? Ivy, Vicmar, ayan. Mga masisipag na mga member ko pala yung mga nandito, no? By the way, sa mga member ng grupo ko ng Team Genuine, meron tayong Q&A session after nito, no? Yun yung para sa atin, dun kayo magtanong, wag dito. Okay, wag kayo magtanong dito. Dun kayo magtanong. Kasi hindi ko rin sasagutin yung tanong nyo dito. Kasi para to sa hindi part ng grupo natin sa Ethical Nation, okay? Sino pa yung mga nandito? Danica, JC, ayan, Alan, Marian, si Coach Lubin, always first time. Okay, si Lawrence, first time. Sino pa? Meron pa ba? Ayan. So yun, sa mga first timer natin na nanonood, I hope na makasama namin kayo dito sa ating Q&A session every Friday 8 PM Philippines time, no? Para sa lahat to, open to sa lahat ng mga network marketers na gustong maging successful sa kani-kanilang negosyo sa ethical na pamamaraan. So yun yung pinakang purpose nitong ating Q&A session. So ginagawa natin to once a week every Friday 8 PM Philippines time for 1 hour. So it's already 8:11. So matatapos tayo mga 8:55 o mga ganun. Kasi meron pa akong training after nito. Okay? So itanong niyo na lahat ng gusto niyo itanong para masagot natin 'yan. Oh, ito pa pala si Crisel ba, tama ba? Crisel yung ano, hindi ko alam kung tama yung pronunciation ng pangalan. Crisel Bakonawa. Alright, so yan. Magandang gabi sa inyo lahat. Okay, so simulan na tayo para masaya. Okay, sagot na tayo sa question. So this first question comes from Jemmer. Ka Jemmer Bartolo Senior. May tanong po ako sa situation ko kasi ngayon, parang ang hirap mag-invite lalo na sa mga friends at kakilala ko kasi hindi naman ganun kaganda background ko. Ano yung magandang gawin? Huwag mo silang imbitahin, bentahan mo sila ng products. Okay, bentahan mo sila ng products. Sabihin mo sa kanila na actually, meron akong video sa YouTube nito. Bago-bago lang yun. Siguro mga 2 to 3 weeks ago, yung video na yun, na sell to recruit.
No, kasi usually ang tinuturo palagi sa atin is mag-recruit ka na kaagad. Now, wala naman akong problema sa ganun. Kaso nga lang, ang problem kasi is katulad nung ganito. May factor talaga yung background mo. Pero wag niyong gagamitin yan na excuse, ha? Ulitin ko na ha, kasi baka sabihin niyo, ay, ganun. Kaya pala hindi ako maka-invite kasi sabi ni Coach Carl, tama talaga ako eh. Kasi hindi maganda background ko eh. Diba? Wag niyong gagamitin na excuse yan. Okay? Uunahan ko na kayo. Pero may factor talaga yan. Pero hindi yan excuse kasi hindi rin naman maganda yung background ko na nagsisimula ako. Bibigyan ko kayo ng konting idea. Bumalik ako dito sa Lucena from Bicol, doon ako nag-high school, dito ako nag-college na back to zero. Wala ulit ako mga kakilala kasi yung mga kaklase ko nung kaklase ko nung high school, puro nasa Bicol yan. Kaklase ko ng elementary, di na rin kami masyado kakasama-kasama kasi parang may one time lang kami nagkakasama. Tapos wala na ulit. Okay, hanggang ngayon, hindi na ulit kami na nagpapangita. So, parang back to zero. Wala ulit akong mga kaibigan. Zero talaga as in. Tapos sumali ako sa network marketing. 2012 yon. 2012 yon. Tapos 2013 sumali ako sa network marketing. Diba? Hindi rin naman ako pala kaibigan na tao. So, for that first year, from 2012 to 2013, bilang lang sa daliri ko yung mga kaibigan ko. Kasi hindi naman ako pala kaibigan. Introvert ako, mahihiyain, hindi ako mahilig makipag-usap kung kani-kanino, hindi ako mahilig makipag-kaibigan kung kani-kanino. So, kung sa background lang rin naman, no? Pwede kong gamitin na excuse yun, di ba? And ngayon, di na kayo maniniwala na ganun ako eh. No? Meron pa rin akong ganun hanggang ngayon. Hindi ako iimik kung hindi mo naman ako kausapin, kung hindi ko naman kailangan magsalita, hindi ako iimik. Di ba? Ganun pa rin naman ako hanggang ngayon. Nandun pa rin yung introvert na part. Hindi naman mawawala sa akin yan kasi mahal ko yan eh. Kumbaga, parang naiintindihan ko yan eh, yung side ko na yan. Pero, pwede kong gamitin na excuse yun noon. Mahihain ako eh, kukunti lang naman kakilala ko eh. Blablabla. Mga loser lang naman kasi gumagawa ng mga ganong excuses eh. Pero para sa akin kasi, mas mahalaga sa akin, mas importante sa akin, mas gusto ko na matupad yung mga pangarap ko. So, dalawa lang yan eh. Palagi yung sinasabi ng mga, ewan ko, narinig nyo na rin siguro to sa mga uplines nyo na pipili ka lang ng isa, hindi pwedeng both. It's either excuses mo, mga dahilan mo sa buhay, or pangarap mo, pili ka lang, alin man dyan. Pag pangarap mo, pinili mo, wala kang excuses. Gagawin mo lahat ng dapat mong gawin as long as ethical para matupad yung pangarap mo. Yun. Okay, so, kapag kaganito, may factor talaga yung sa background. Lalo-lalo na, hindi ka talaga paniniwalaan ng prospect mo na tapos sasabihin mo pa, yung way ng ano mo, it's not what you do, it's how you do it. Tapos in-invite mo, alimbawa, ang background mo is patapon buhay mo. Parang ako lang rin dati, patapon rin naman ang buhay ko. So, tropa-tropa tayo, no? Hindi ka nag-iisa. Patapon rin naman ang buhay ko, nung high school, nung college, patapon buhay ko. Halimbawa, ganun background mo, patapon buhay mo. Alam ng mga kakilala mo na ganun ka, di ba? Halimbawa, may mga bisyo ka pa, may bisyo rin ako. Nung college ako, nagiinom, nagyosi, ganyan. By the way, hindi na ako nagiinom ako, pero hindi grabe, no? Tsaka wine iniinom ko pang mayaman. De joke lang. So, hindi ako mahilig talaga sa alak, by the way. So, nagyosi ako noon. Tapos, ang kinaadikan ko noon, Dota. Yan. So, patapon buhay. Tapos, sasabihin mo sa kanila, pag after mo sumali sa networking, lalapit ka sa mga kakilala kaibigan mo, nakilala ka bilang ganon, tapos sasabihin mo, yayaman, aasenso, bilog-bilog. Tatawanan ka talaga nung mga yun, i-reject ka talaga nila. Kaya sabi ko, it's not what you say, it's how you say it. Kaso nga lang, nung mga time na, kaya ngayon, maswerte kayo kasi sinasabi ko na sa inyo ngayon. Kasi nung time ko, hindi ko alam na mali pala yun. Hindi ko alam na mali pala yun. So instead, ang may re-recommend ko sa inyo is huwag nyo silang pasalihin, bentahan nyo lang sila ng product. Okay, bentahan nyo lang sila ng product. Yung sa tingin nyo ay magbe-benefit para sa kanila, i-alok mo lang yung product sa kanila. So dapat alam mo yung product na binebenta mo. Ang mas maganda, ginagamit mo yung product na binebenta mo. Di ba? Kasi ang hirap, yun yung isa sa mga ano, very basic sa pagbebenta ng product. Kailangan ginagamit mo yan. Di ba? Kasi ang hirap magbenta. Halimbawa, sasabihin mo, bebenta ka ng pampaputi. Tapos maitim ka. Paano kang paniniwalaan yan? Di ba? Yun yung sinasabi ko. Di ba? Bebenta ka ng pampalusog ng katawan, tapos sakitin ka. Eh, pinakikita mo na hindi mo ginagamit mismo sarili mong produkto, hindi mo ginagamit. Bakit sila maniniwala sa iyo? 'Di ba? So 'yun. Okay? So mas mababa ang resistance ng tao kapag ka binebenta lang sa kanila yung product kasi normal na nagbebenta talaga ng product. So doon ka muna magsimula. Okay? So inuulitin ko, hindi excuse na yung background, hindi excuse 'yan.
Katulad nga no sinabi ko last Q&A session yata natin yun na it's either lahat ng sitwasyon na nararanasan natin, it's either gawin nating excuses yan or gawin nating reason para maging successful. Majority ng mga tao ginagawang reason yun eh. Di ba? Ayun, katulad dito, example sa background, di ba? Pwede mong gamitin na excuse yan kasi pangit background ko, kasi ganito lang ako, kasi blah blah blah. Or pwede mong gamitin na kailangan ko talagang maging successful kasi ganito lang ako eh, kasi ganito yung background ko eh, kaya kailangan ko talagang umasenso. Ayoko pang habang buhay na ganito lang ako. Ikaw pipili niyan kung alin yung mas prefer mo, di ba? So, katulad ng sinabi ko kanina, o pili ka, success or excuses. Hindi pwedeng both yan. Kahit kailan, hindi pwedeng both. Alright, so I hope na sagot ko yung question na yun. Okay, next question. From Gerald, paano ba sagutin yung objection na magkano'ng kinikita sa company pero nagsisimula ka pa lang? Ayan, di ba? Yan yung isa sa pinakang nakakatakot. Siguro, yan na nga yung pinakang nakakatakot na objection ni prospect. Di ba? Kapag ka, tawag dito kapag ka nagre-recruit ka tapos nagsisimula ka pa lang. Eh, paano kung imagine mo, yung sinasabi ko na example kanina, paano kung hindi ka nagre-recruit? Paano kung nagbebenta ka lang muna? Itatanong ba yan sa'yo? Nagbebenta ka lang? Eh, friend, gusto mo subukan itong product? Ginamit ko talagang, ano, halimbawa, papapayat. Ginamit ko, nabawasan ako ng 2 kilo eh. Diba? Ganito lang yan. So, tingin mo, pag ganun kang way na nag-approach sa prospect mo, tatanungin ka, kumita ka na ba dyan? Ang tanga naman nun. Ang abnormal naman niya. Ha? Anong kinalaman ng pagbebenta ko sa kung kumita na ako? Diba? Ang itatanong niya sa'yo, magkano ba yan? Yun ang tanong. Diba? Mas magandang itanong ng prospect mo sa'yo yon yung magkano ba yan, kaysa sa kumita ka na ba dyan? Ayun. Diba? So, panoorin yung video ko about doon, yung about sa benta ng products. Recruiting rin yata yung tinuro ko doon. Basta hanapin nyo na lang. No? Madami-dami na rin kasing video doon. So, yun yung una. Okay, ngayon, halimbawa, nag-present ka na ng business mo, power-power na, nagbilog-bilog ka na, nagsulat ka na pabaliktad, may gumagawa pa ba nun? Meron pa naman siguro hanggang ngayon, yung mga offline presentation, and explain mo na yung business mo, tapos tinanong ka, kumita ka na ba dyan? Yeah, so, anong isasagot mo? So, ganito lang kasimple. Sabihin mo kung ano yung totoo. Hindi pa ako kumikita kasi nagsisimula pa lang ako. Pero alam ko, along the way, na kikita pa rin ako. Kasi kapag tinuloy-tuloy ko at ginawa ko kung ano yung tinuturo sa akin ng mentor ko, kikita pa rin ako. Pero habang yun yung maganda, kasi habang ngayon na nagsisimula pa lang ako at hindi pa ako kumikita, ipinakita ko na sa'yo itong business ko. Para pag dumating yung time na kumikita na ako, hindi mo pwedeng sabihin sa akin na hindi ko sa'yo inalok to. Bumpanes, no? Bumpanes. Pero hindi porket sinabi mo yun, hindi sasali na siya, ha? Hindi magic words yun, ha? Walang ganun. Okay, walang magic scripts. Bibigyan mo pa rin siya ng out. Ibig sabihin, okay lang kung tanggihan mo. Naiintindihan ko. Ang hahanapin nyo lang sa prospect nyo pag nagko-close na kayo ng deal is yes or no. Wag maybe. Wag na wag kayong papayag ng maybe. Mas maganda pa yung no kesa sa maybe. Maybe pinapaasa ka lang yan eh. Yung pag-isipan ko muna, pinapaasa ka lang yan. No? Yes or no lang yun. Yun lang ang kukunin mo na sagot sa prospect mo. Mas okay pa yung no kaysa sa maybe. So, bibigyan mo siya ng out. Nasa sa'yo kung gusto mo, kung hindi naman okay lang, walang problema. At least, naipakita ko sa'yo. Ano ba? Ano yung gusto mo? Gusto mo bang subukan? Gusto mo simulan? Or hindi? Tapos, pag sinabi niyang ayaw, edi next. Follow up ka na lang sa kanya next time. Diba? So, ganun lang palagi. Okay, so kung gusto niyo pa matuto about sa handling objection, meron akong nilagay dito na link. Tama ba? Oh, meron nga, meron. Okay, meron akong nilagay dito na link sa video na ito. Kung pinapanood mo tong video na to sa YouTube, nasa ilalim yung description. Kung pinapanood mo tong video na to sa Facebook, nasa taas yung online course na ginawa ko about sa pagsagot sa lahat ng objection ng prospect mo. Okay? So yon. Next question. From Jeremiah, ano po palang maipapayo nyo sa mga newbie na gustong magsimula sa pag-networking? Ano po ang unang-una nilang dapat hanapin? 5 M's. Okay, 5 M's. Yan lang naman yun. Napakasimple lang. So, kung di nyo alam yung 5 M's, mas maganda panoorin yung Walang Paweran Bootcamp. Okay, para dun sa mga part na ng Team Genuine, hindi nyo na kailangan yun, ha? By the way, hindi nyo na kailangan yun. Para dun sa hindi lang part ng team ko. Panoorin niyo yung Walang Paweran Bootcamp kasi doon kayo makakakuha ng idea kung paano ang magiging successful sa ethical na paraan. Yung 5 M's, yun yung formula na ginamit ko mismo, personally.
kung paano ako naging successful sa ethical na paraan, na hindi ko kailangan manloko, magsinungaling sa mga tao, di ba, na pangakuan sila ng spillover. Ni minsan di ako nangako ng spillover, no? Simula na naging ethical networker ako 2016, di ako nangako ng spillover para lang makapagpasali. Okay, so kahit kaya ko namang gawin, kayang-kaya kong gawin, pero hindi ako nangangako ng ganun. So yun, yun ang kailangan yung hanapin sa mga nagsisimula pa lang 5Ms. Huwag kayong basta-bastang, wag na ito ha, sa mga gusto pa lang magsimula, kasi yun yung tanong ni Jeremiah. Sa mga gusto pa lang magsimula, wag na wag kayong magpapadala. Wag na wag kayong magpapadala dun sa mga hype beast. Okay, so sino yung mga hype beast? Yung mga ang hilig magpakita ng pera, ang hilig magpakita ng cheque, one day lang to, 1 week. Hindi ko sinasabing hindi totoo yung sinasabi nila. Karamihan sa kanila, totoo naman talaga, nakinita nila yon. Pero hindi kasi nila kinikwento yung buong kwento eh. Diba? Pinapakita lang nila yon para i-excite ka at para maramdaman mo na parang, wow, grabe, parang ang dali lang. Hindi madali, hindi po madali, okay? Kahit anong negosyo ang pasukin mo na lehitimo, na legal, hindi madali. Kasi pag madali yan, scam yan. Okay? 125% scam yan. Hindi magtatagal. Okay? Lahat na... Ito, kasi ano yan eh. Batas ng mundo yan eh. Law of the universe yan eh. Na lahat ng madali, hindi nagtatagal. Okay? Lahat ng mga sulit sa huli, talagang pinaghihirapan yan. It takes time. Diba? Ang puno ng mangga, hindi tumutubo within 2 weeks. No, hindi na bumunga within 4 weeks, 4 months, usually 4 to 5 years. Ganun talaga yung proseso, eh. May proseso. Kaya yung mga taong mahilig mandaya, na pinapadali nila at pinapabilis nila, hindi nagtatagal. Okay? Hindi nagtatagal. Okay, so yun. Yun yung maira-recommend ko sa mga nagsisimula. Huwag kayong magpapadala, huwag kayong magpapadala sa mga hype beast kasi pagsisisihan nyo. Okay? So yun. Next question. From Danica Garcia. What if babalik ka sa dati? Anong gagawin mo para mapabilis ka sa success? 3 options po. 5 M's. Yun din ang sagot ko. 5 M's. Yun yung wala sa akin noon eh. Nung nagkaroon ako noon, doon ako naging successful. Okay. Pero it takes some time pa din. Hindi instant. Nagkaroon ako ng 5 M's, bukas successful. Hindi ganun. Okay. It took some time pa din. Okay. Inabot pa rin ng matagal na panahon bago ko na-achieve yung success na gusto. Marami pa akong ibang, no, kumbaga parang ano, certain level of success pa lang, pero marami pa akong level na gustong ma-achieve. Pero yung na-achieve ko na ngayon kasi hindi naman na normal. So kaya kino-consider ko na siya na successful kasi hindi normal, hindi lahat nakakarating sa gantong level. Pero marami pa akong gusto. Marami pa akong gusto matutunan, marami pa akong level na goals na ina-achieve, marami pa. So parang sa akin, first level pa lang to, parang ganun. Okay, pero 5 M's, okay? Machine, hindi ko na-explain dito kasi mahaba eh. Machine, method, mechanism, mentor, tsaka massive action. So yun yung 5 M's eh. Kompleto na talaga yun eh. Wala na akong masabi about dun, kompleto na talaga siya. So panoorin niyo yung Walang Pawaran Bootcamp para doon na lang mag-explain kasi ako rin naman nag-explain dun. Okay. So yan, next question tayo. From JC Saldanya. Paano ko po mahihikayat ang prospect ko pag words by words lang ang message niya? Huwag mo siyang hikayatin. Diba? Ito yung, I assume, sa pagkakaintindi ko sa tanong ni JC is yung, kapag yung kausap mo yung ano, kapag kausap mo yung, tawag dito, yung prospect mo, isang salita lang yung sagot niya. Hello, kamusta ka? Sagot niya, okay. Tapos kapag sinabi mo na ano, anong ginagawa mo ngayon? Sagot niya, wala. 'Di ba? Parang ano eh, parang ano mo 'yun? Parang nagagastos siya kapag ka nagdagdag siya ng words sa sinasabi niya. Ang ibig sabihin lang talaga noon is wala akong interest sa iyo. Nagiging ano lang, mabait lang ako. 'Yun ang ibig sabihin noon. Wala akong interest sa iyo, nagiging mabait lang ako. Kaya sumasagot siya. Okay. So, yun yung gusto niyang iparating sa'yo. Kapag ka ganun, next ka na. Okay. Ibig sabihin, wala siyang interest eh. Bakit ka pa magpipilit? Ang dami-daming iba dyan. Diba? Ang dami-daming ibang prospect dyan. Hindi tayo nauubusan. Pag feeling mo nauubusan ka ng prospect, di ka nauubusan ng prospect. Takot ka lang ma-reject. Kaya feeling mo nauubusan ka. Kasi 7 taon ko na ginagawa tong negosyo na to, hindi pa ako nakaka 1%.
sa lahat ng tao, sa lahat ng Pinoy, Pinoy lang ang target ko ha, Pilipino. Hindi ako nagta-target ng ibang lahi. Kasi ang dami-dami pang Pilipinong kailangan matulungan, tapos baka tayo magta-target ng ibang lahi. 'Di ba? Saturated yung market, kalokohan. Ang dami-dami pang Pinoy na kailangan matulungan. 'Di ba? Ang dami-daming search na lang yung population ng mundo. Tapos pag mag-compute ka eh, search mo yung population ng mundo, hindi mundo, Pilipinas. Okay, ng Pilipinas, tapos try mo i-compute. Ayoko mag-compute dito, masasakit ng mga ulo natin. Ikaw na lang mag-compute. Ah, meron akong ginawang video actually about dito. Hanapin nyo na lang din. About sa pag-i-invite rin to eh. Hanapin nyo na lang sa YouTube. Doon ako nag-compute. Pag i-compute mo, just, napakarami. Sobrang dami. Siguro sa buong lifetime natin, hindi natin mauubos. Kasi every single day, may nagiging 18 years old. Every day may nagbo-birthday ng 18 years old dito pa lang sa Pilipinas. Hindi ko lang alam kung gaano karami, pero sigurado ako marami yan. Million or oo, posibleng million yan. Every single day may 18. Bakit 18 yung sinasabi ko? Kasi ano na yun, hindi na minor, 'di ba? Pwede na, legal age. Kasi hindi kami nagpapasali ng minor. Pagka may minor na gusto sumali sa amin, kailangan ng consent ng guardian or kung sino man, parents consent, whatever. Hindi pwedeng sasali lang sa amin. Ayaw namin ng problema. Gusto namin ay malinaw. Okay? Kaya 18 years old yung sinasabi ko. Every single day may nagbe-birthday ng 18. 'Di ba? Naubusan ka na ng prospect, na prospect mo na yung buong Pilipinas, ganun. Nagaling mo naman, daig mo pa kami, no? So 'yun. Okay, so next question. Okay, ito from Master Jen Maya, sabi niya. At tanong niya, bakit sabi mo noon nagpaturo ka diyan sa current MLM mo, wag mo akong babaliwin, ayoko ng poweran. Pero palagi naman kayong bumibigkas ng power pa. Master Jen Maya, hindi mo nagets yung joke. Nagjo-joke ako. Pag sumisigaw ako ng power pa yaman, nagjo-joke ako. Meron pa bang hindi nakagets? Baka meron pa nga sa inyo. Sabi nito, ayaw niya sa poweran, tapos sigaw ng power pa yaman. Hindi nyo na-gets yung joke. Meron pa bang ibang hindi naka-gets yung joke? Actually, hindi joke yun. Parang pang-mamak pa nga yun eh. Pero nag-joke ako. Iyon ang ano nun. Kaya ako sumisigaw-sigaw ng ganun. Meron nga hindi naka-gets. Pero okay lang. At least ngayon, gets nyo na. Alright. So, next question. Okay. Sino to? Mercy Lopez, first timer. Okay. Sa mga first timer, we hope na makasama namin kayo every Friday, 8 PM Philippines time. Okay, so ayan, hanap pa tayo ng question. Teka lang. Hanap. Okay, ito from Jonah. Jonah. Okay lang po ba na through chat lang makipag-communicate sa prospect? Oo naman, wala namang problema. Kung gusto niya ng call, edi call. Pwede mo siyang tanungin para sure. Ano ba yung mas prefer mo na way ng pag-uusap natin? Chat? Audio call? Meaning, boses lang? Or video call? Diba? O, di, kung ano sabihin niya, di yun lang. Okay, kasi ako, ano, chat lang talaga ako. Personally, chat lang ako. Sa akin kasi, hindi, iba naman na kasi tayo ng stage. Pero yun nga, mas maganda kung tatanungin niyo yung prospect mo para mas sigurado. Okay, si Wolf Queen, shout out. Ngayon na lang ulit kitang nakita. Okay. Ito, next question. From Robert. Robert Hinampas, tama ba? Paano po gawin? Ako po ay isang disabled na tao as a speech impairment. Nahihirapan ako mag-present sa business kasi some of my words di masyadong maintindihan. Ano pong advice mo para sa akin na pwede kong i-apply? Chat. Or ano, pwede kang magpatulong sa ibang tao na tawag dito, fluent magsalita, na walang problem sa pagsasalita. No, hindi naman kailangan na ikaw eh. Alam mo, nakaka-inspire nga 'yan eh. No, shout out sa iyo, Robert. Nakaka-inspire nga yan. Ito gamitin nyo na example ha, kayong mga ano dyan, kayong mga mahilig magdahilan dyan. Si Roberto, may speech impairment pero nandito ngayon. Naniniwala ako masipag to kasi nagpe-present ng business kahit may speech impairment.
Ha? Kayong mga ano dyan na, hindi ako mag-ataw kasi nakagat ako ng lamok eh. Yeah, kayong mga mahilig magdahilan dyan, gamitin nyo to na inspiration kasi nakaka-inspire to. No, sa totoo lang, nakaka-inspire ka, Robert, lalo-lalo na sa mga magiging prospect mo kahit hindi nila sabihin sa'yo. Mai-inspire sila sa'yo kasi nakikita nila na pinupursue mo pa din. Hindi mo ginamit na dahilan yung ano mo. Hindi mo ginamit na excuse yung hirapan mo sa pagsasalita. No? Magiging inspiration ka ng maraming tao. Kaya Robert, hihintayin namin. No, gawin mo lahat ng makakaya mo. Gawin mo yung best mo para maging successful ka. Kasi hintay namin yung success story mo, siguradong nakaka-inspire. Okay? So yun, ako na-inspire ako eh, di ba? Instead na gamitin na excuse, no? Naghahanap siya ng paraan paano niya may gagawa yung business. Yan ang tularan nyo, no? Hindi yung makagat ka lang ng langgam, dadahil lang ka na sa upline mo, no? Magutom ka lang saglit, ayaw mo na, di ba? Ma-reject ka lang ng 2 beses, iiyak ka na. No? Ganito yung gayahin nyo. Okay? Kung siya nga ginagawa niya, nagpupursige siya, kayo pa kayong mga wala namang problema sa pagsasalita, wala namang problema sa pangangatawan, okay naman yung mga ano nyo. Di ba? Okay? So yun ang may recommend ko sa iyo, Robert. Pa-assist ka sa upline mo. Mas maganda sa upline mo na pagdating sa presentation, hindi mo naman kailangan na ipilit. Kasi kung na may speech impairment ka, baka hindi rin maintindihan ng prospect mo yung business kahit maganda naman. So gamitin mo na lang, magpatulong ka na lang sa upline mo, hanap ka ng upline mo na susupport sa'yo, tapos ang pinaka maging trabaho mo na lang, kontratahin mo yung upline mo na gagawin mo yung best mo para bigyan siya ng maraming kausap. Hindi ko kasi alam yung ano nyo eh. Hindi ko kasi alam kung yung sistema nyo, kung paano yung ginagawa nyo. Pero kung meron kayong video presentation, gamitin mo yung video presentation na yun. Diba? Mas maganda. Kung meron pa kayong ibang way to present, yun lang naman yung alam ko, is either pe-presenta ni upline via video call or papanood ng video presentation, or kung meron pa kayong ibang way to present, yun ang gamitin mo, i-leverage mo yun, kasi hindi naman tayo limited sa ano eh, sa mga ganto. Halimbawa meron kang physical disability, hindi na tayo limited sa mga gantong bagay eh, lalo-lalo na nung nalipat sa online. Like katulad nun, kung yung offline dati, di ba, talagang magiging hindrance to sa'yo. Talagang pahihirapan ka nito kasi pe-present mo yung business mo eh. Pero may way pa rin naman kahit offline kasi nga, pwede ka naman supportahan ng mga uplines mo. Pero mayroong hindrance sa'yo, paano kung wala si upline? Hindi naman 24/7, andyan si upline para sa'yo, di ba? So yun yung maganda nung napunta na tayo sa online, kasi pwedeng video presentation na lang, yung 24/7. Pwede mong ipapanood sa kanya anywhere around the world basta may internet connection yung prospect mo. Hindi mo naman makakausap yung prospect mo, wala siyang internet connection, di ba? May internet connection yung prospect mo, pwede mo na lang ipapanood sa kanya. Kaya hindi na naging hindrance yung mga physical disabilities natin para gawin yung negosyo. Pero syempre may mga exception, di ba? Pag bulag, talagang medyo talagang mahirap yun, di ba? Hindi nakakarinig, talagang medyo mahirap, mas mahirap pa yun, di ba? So yung mga ganun. Pero ang point ko lang is I hope maintindihan yung sinasabi ko na mas maraming nang naging opportunity, kumbaga nagbukas ng opportunity talaga yung online marketing sa mga tao na merong mga ganitong physical disability para magawa rin pa rin nila yung business at the comfort of their home. Okay, so yun yung may recommend ko sa'yo, Robert. So yun ha, yung tandaan mo yung sinabi ko, Robert ha, hihintayin namin na maging successful ka, kaya gawin mo yung best mo, huwag mo gagamitin excuse yan. Kasi na ikaw nakaka-inspire ka kapag ka naging successful ka talaga. Mas nakaka-inspire ka pa sa amin. Okay? So, yun. Next question. From Jury Lee. Normal po ba yung 3 months ka na sa business tapos wala ka pa rin resulta? Tapos ginagawa mo naman lahat ng sinasabi na upline mo, sinusunod mo naman lahat, tapos may downlines ka na rin pero hanggang ngayon wala ka pa rin resulta. Hindi ba resulta yung downlines? Baka masaktan yung mga downlines mo kapag nabasa itong tanong mo, Jury. Resulta yung mga downlines mo yun ah. Di ba? Siguro ang ibig sabihin ni Jury is yung meron siyang result na hinahanap na hindi niya pa rin nakukuha. Di ba? So yun. Tingnan mo, pansinin mo yung sinabi ko, di ba? May mga downlines ka. Naintindihan ko kayo kapag kaganito kasi isa sa mga personal na problem ko na ang tagal, ilang taon ko bago. Actually, hindi pa naman siya completely natatanggal, pero malaki na yung pinag-improve ko kumpara noon, is sobrang taas ng standard ko sa sarili ko.
Okay, sobrang taas. So for example, nangyari to sa akin talaga hindi naman recently, siguro mga 2 years ago na hindi ko na maalala yung exact value. Okay? Hindi ko na maalala yung exact value, pero para at least maunawaan niyo kung ano ibig sabihin ko yung mataas na standard is, ang goal ko is kumita ng 100k sa loob ng isang linggo. No? Tapos na-achieve ko 'yon. Ay, hindi ko na-achieve pala 'yon. Ang kinita ko lang is 80k. Okay? 80k ha. Hindi ko na-achieve yung 100k, 80k ang kinita ko. Na-down ako. Na-stress ako. Nalungkot ako. Nagalit ako sa sarili ko kasi sabi ko, bakit hindi ko na-hit? Isipin niyo na mabuti 'yon ha. Kung ikaw ay, imagine mo to, kung ako ay downline mo. Tapos sinabi ko sa iyo na ganun, apply na da-down ako kasi hindi ko na-hit yung 100k income ko in 1 week na goal. Tapos tinanong mo ako, magkano ba kinita mo? Sagot ko sa iyo, 80k lang. Nadadown ako. Anong magiging reaction mo? Ano? Sige nga, comment nyo nga dyan. Comment nyo nga dyan. Anong magiging reaction mo? Downline mo ako, tapos nagdadarama ako sa iyo. Kasi ganun yung nangyari. Diba? Anong magiging reaction mo? Anong sasabihin mo sa akin? Tatawanan mo ko, mumurahin mo ko. 'Di ba? Nangyari 'yon sa akin multiple times. May sa mga mentor ko nagdadrama talaga ako ng ganun. 'Yun ang drama ko. Hindi ko drama yung mga problema ko sa buhay. Usually yung mga ganun. So 'yun yung ibig kong sabihin ng 'yun ang ibig kong sabihin na mataas talaga yung standard ko sa sarili ko. And wala naman sana ang problema yun, kaso nagdudulot na kasi sa akin ng stress. Okay, nagdudulot na kasi sa akin ng stress, hindi na maganda. Hindi na maganda yung nagiging na idudulot sa akin. Maganda na mag-achieve ka ng malaking goal, pero kung magiging ganun naman, na palagi ka na lang na-stress, tapos nakakalimutan mo nang magpasalamat. Di ba? Nakakalimutan mo nang maging grateful. Kasi, nung inisip ko yun, ngayon, binabalikan ko yun, kung pwede ko lang batukan yung sarili ko noon, 2 years ago eh. No? Susuntok, hindi lang babatukan, susuntokin ko pa. Di ba? Sira ulo ka. Kasi meron na rin nagsabi sa akin, yung mentor ko before, ganun rin yung sinabi niya sa akin. Sabi niya sa akin, nagulat siya eh. Nung nagsabi ako sa kanya ng ganun, hindi ko makalimutan yung reaction niya. Nagulat siya eh. No, itong mentor ko na ito is kumikita talaga ng million-million, malaki. Dati kong mentor. Nagulat siya, sabi niya sa akin, bro, ilan yung kilala mo na kumikita ng ganyan sa loob ng isang linggo? Yun ang reaction niya. Yun ang reaction niya. Ilan yung kilala mo na kumikita ng ganyan sa loob ng isang linggo? Eh, yung mga matataas nga na posisyon ng trabaho, hindi kinikita yan eh. Nang isang linggo? Usually, yung mga executive, CEO, vice president level na yan. Na isang napakalaking corporate company para sa isang linggo. 'Di ba? Usually mataas na 'yun. 'Di ba? So ang point niya kasi dun sa akin is maging grateful ako. Instead, perspective lang kasi talaga 'yun, and tama naman talaga siya, at 'yun yung pre-practice ko sa sarili ko. May mga ganun tao ha. By the way, mga overachiever na hindi sila nasasatisfy, which is hindi na maganda 'yun kapag kaganoon. Yun yung palagi ko nare-remind sa sarili ko na maging grateful ako sa kung anong meron ako ngayon. Na magpasalamat ako. Kasi, the more na nagre-reklamo ako, the more na nilalayo sa akin yun. Parang ganito yan eh. Halimbawa, binigyan kita ng regalo. Yeah? Binigyan kita ng regalo. Tapos, okay naman yung regalo na binigay ko sa'yo, pero salip na magpasalamat ka sa akin, nagreklamo ka pa. Ano ba yan? Bakit yan lang? Sa tingin mo, gaganahan pa ako na bigyan ka ulit ng regalo sa susunod? Sige nga. Sa tingin mo, gaganahan ulit ako? Parang ganun rin yung Diyos natin eh. Binigyan ka ng result. Actually, hindi lang kasi sa pera, hindi lang sa downlines, hindi sa ganun eh. Ang hinahanap-hanap, and naiintindihan ko kayo by the way before ako mag-proceed, naiintindihan ko kayo kasi dumaan din ako sa ganyan. Ang hinahanap kasi natin agad is yung resulta na pera. Kasi 3 months.
Okay, sa 3 months ni Jurely, hindi ko alam kung everyday ka ba humahataw. Hindi ko alam kung ilang oras ka humahataw. Hindi ko alam kung ilang prospect ang pinoprospect mo sa loob ng isang araw. Ilang prospect ang ina-approach mo, pinapresentahan mo, binibentahan mo. Hindi ko alam. Diba? Kung hindi mo rin alam, o, di na, alam mo na kung ano yung problema. So, hindi ko alam eh. Pero 3 months. Diba? 3 months. Parang ganito yan eh. Sa lahat ng, katulad nung sinabi ko kanina, sinasabi ko na to kanina pa lang, lahat ng sulit sa huli, talagang pinaghihirapan yan. It takes some time. Para masabi mo talaga, pagdating mo sa point na na-achieve mo na yung success, sulit lahat ng hirap. Kasi sobra, sa 7 taon, imaginein, sa 7 taon, para sa, sigurado naman ako yung ibang mga apply sa mas matatagal pa, at saka mas marami silang na-experience na hirap. Pero sa akin na lang, kasi hindi ko alam yung kanila eh. Sa akin na lang, sa 7 taon, sobrang dami, 3 beses akong nag-back to zero, nag-negative pa. 3 beses sa 7 years. Ang daming problema, ang daming challenges, halo-halong iyak, dugo, pawis, uhog. lahat halo-halo. Lahat na ng emosyon siguro naramdaman ko na. 'Di ba? Sobrang pagka-down and honestly, dumating din ako sa point na na gusto ko na lang mawala sa mundo. Dumating sa point ako na ganoon para at least na iunawaan nyo yung tindi ng mga pinagdaanan ko before. Hindi ako nagpapaawa, hindi ko kailangan ng simpatya. Hindi ako na, ako nga mismo, di ko kinaawa ng sarili ko. Sinasabi ko lang ito para maunawaan nyo. Pero, nung ma-achieve ko yung success, dati, before ako maging successful, before ko ma-achieve yung success na meron ako ngayon, umiiyak ako nung umiiyak kasi ang hirap. Pero after ko ma-achieve yung success na meron ako ngayon, umiiyak pa rin ako nang umiiyak kasi sabi ko, buti na lang, hindi ako sumuko. Ang sarap sa pakiramdam. Buti na lang. Kaya palagi kong sinasabi, meron akong speech nung sa anniversary ng company namin na nagpapasalamat ako sa lumang ako. Walang hanggang pasasalamat sa lumang ako kasi hindi siya sumuko. Hindi ko to mararating kung yung lumang ako ay iyaking madrama na quitter. Diba? Mararamdaman mo yung sulit eh. Hindi ko na naramdaman yung tagal ng 7 taon. Hindi ko sinasabi na aabutin rin kayo ng ganong katagal ha. Hindi na sinasabi ko. Sinasabi ko lang is yun yung story ko. Kasi iba't iba tayo ng timeline. At walang makakapagsabi. Walang kahit na sinong makakapagsabi sa atin kung kailan ka magiging successful. Wala. Kahit mentor mo na pinakang lodi nyo, hindi niya masasabi kung kailan. Okay? Walang makakapagsabi. Walang makakaalam. Ang kailangan lang natin gawin is ituloy-tuloy lang natin. Tayo ang makakaalam pag nangyari na. Doon lang natin malalaman pag nangyari na. Minsan hindi ko alam, hindi ko in-expect na after na the year 2020 kung kailan sobrang daming pangit na nangyari pa sa buong mundo, doon ko pa ma-achieve yung success na gusto ko. 2020, hindi ko in-expect yun. Kung kailang may pandemya pa, tsaka ako pa na-achieve. Tsaka pa ako nag-times 4 na resulta. Tsaka ako pa... Tsaka pumutok yung resulta ko. 2020. Hindi ako nag-expect kasi sabi ko, crisis ang mundo, di ba? Basta ako, tutuloy lang ako. Yun lang sinabi ko nung nag-lockdown na. Sabi ko, basta ako, tutuloy lang ako. Sinabi ako yung mga leaders ko, tuloy lang tayo na parang walang nangyari. Pero nung ma-achieve yung success, sobrang sulit lahat. So yun ang ibig ko sabihin. Lahat ng pinaghihirapan, lahat ng sulit sa huli, pinaghihirapan yan. It takes some time. May kanya-kanya lang tayo na timeline. 3 months, 6 months, first year. Alam nyo ba, ang usually sa first year ng network marketer, nandun yung mastery sa unang taon. Depende pa rin kung tuloy-tuloy mo siyang ginagawa. Kung first part-time ka, kasi hindi naman ang pinag-uusapan dito is kung kailan ka nagsimula, tas ilang buwan na yung nakalipas, hindi naman pinag-uusapan eh. Kailan ka nagsimula, hanggang ngayong panahon na to, hanggang ngayong oras na to, gaano karaming oras yung ibinuhos mo na talagang nagpo-prospecting ka, kinakausap mo yung mga prospect, nagpe-present ka ng business mo, binagbebenta ka ng products, gaano karami oras yung ginugol mo para gawin yung mga profit-producing activity na yun. Kasi pwedeng 3 months ka na, pero kung kailan mo lang trip gawin yung negosyo, tsaka mo lang siya ginagawa, talagang hindi ka magkakaresulta. Pero usually, first year yan eh. Sa unang taon, binabago ka kasi. Ito ha, para at least maintindihan nyo maganda yung tanong ni Jurely eh. Kaya marami akong nasasabi. Okay, para at least na iintindihan nyo na, hindi lang, ang pinakamagandang result na nakukuha nyo dito sa negosyo natin ay hindi yung pera. Yung pera mawawala yan, dadating na gumagalaw yan eh. Pumupunta yun sa atin para gastusin natin, i-invest natin, ipunin natin. Diba? Come and go, at saka tool lang naman yan eh.
hindi yun ang pinakang bonus dito sa negosyo. Hindi yun ang pinakamagandang makukuha mo dito sa negosyo natin. Yun lang yung sa tingin, yun lang yung akala natin. Kasi yun naman talaga yung reason bakit tayo sumali, di ba? Yun ang akala natin. Pero hindi yun eh. Ang pinakang maganda na makukuha mo dito sa negosyo natin, sa network marketing, is yung pagbabago ng isipan mo. Pagbabago ng ugali mo. Skills. Yung tatlo na yan, yan ang pinakamaganda na makukuha mo. Bakit madadala mo yan hanggang pagtanda mo at may papasa mo pa sa ibang tao? O ngayon, nagpapasa ako sa inyo, di ba? Hindi pa naman ako matanda, pero nagpapasa ako sa inyo, di ba? Pinapasa ko sa inyo yung wisdom na to, di ba? Ngayon, kasi 7 taon eh. Naiintindihan nyo? E paano kung wala naman akong alam? Butaw. Anong sasabihin ko? Basta, power lang tayo. Matira mayaman. Totoo naman yun actually, matira mayaman, di ba? Wala akong masasabing mga ganito sa inyo. Kasi isipin mo, pwedeng sabihin mo kasi hindi ko pa kinikita yung income goal ko, 3 months na ako, 10K a month, hindi ko pa rin kinikita. O, halimbawa lang naman yun ang goal mo. Pero hindi mo napansin na dati chismoso-chismosa ka, di ba? Hindi ka na nang chichismis ngayon. Dati ang mga kaibigan mo patapon ng buhay, ngayon humiwalay ka na sa kanila. Dati puro negative ang mga pinagpo-post mo sa Facebook, puro mga katramahan mo at mga hugot mo, ngayon hindi na, positive na. Dati ang mga palagi mo araw-araw na ginagawa mo is mag-ML lang at maging pabigat sa pamilya mo. Ngayon hindi na, naghahanap buhay ka na. Itong negosyo natin ginagawa mo, hindi mo nakita 'yun. Kasi ang tinitingnan mo lang yung pera. Hindi mo nakikita, nagbabago ka na. Nagbabago ka papunta sa mas maganda, mas improve, much better na sarili mo. Hindi ba resulta 'yun? Hindi ba magandang resulta 'yun? Tama, mali. Ngayon ko na lang ulit sinabi yun. Tama, correct, right, o mali. Ano sa tingin nyo? Comment kayo dyan habang iiminom ako ng tubig. Power ba? Power? Hindi ba magandang resulta yon? Kasi yun yung na-appreciate ko eh. Hindi yung pera. Masaya ako pero hindi man ako magpapakipokrito na masaya ako dun sa pera, pero bonus lang yun para sa akin. Pero kung hindi dahil sa lahat ng pinagdaanan ko before, hindi ako magiging ganito. Kaya nga para sa akin, nung dumating yung 2020, no? Nung dumating yung 2020, parang prepare ako para dun eh. Kasi hindi ako natakot. Hindi ako natakot. No? Hindi ako natakot dun sa pandemya na nangyari, nagkakagulo na yung mundo kasi nasa isip, it's an opportunity, crisis opportunity. Yun ang pumapasok sa isip ko nung time yun. Kasi yun ang mga sinasabi ng mga bilyonaryo eh. Every crisis, there's an opportunity. Actually, that is an old Chinese proverb. There's an opportunity. Hindi lang naman crisis yung pandemya, hindi. Crisis sa sarili mo. Yung mga problema na pinagdadaanan mo, that is an opportunity to learn. Opportunity yan. Opportunity to grow. Kung magdadrama ka, hindi ka talaga mag-grow. Di ba? So yun yung, huwag nyo lang tingnan yung pera. Bonus lang talaga yun. Okay? Bonus lang yan, yung pera. Pero hanggat, ito, isang palaging sinasabi sa akin ng mga, upline ko before. And totoo naman talaga to. Kapag hindi mo pa nakukuha yung resulta, which is yung pera na gusto mo, di ba? Pag hindi mo pa nakukuha yung resulta na gusto mo, it's either hindi ka pa ready or hindi mo pa deserve. Hindi ka pa ready. Kasi parang ganito. Okay. O para sa inyo mga 3 months. Kasi 3 months yung nagtanong si Jurilyn. Tama ba si Jurilyn? Nawala na yung comment niya. Diba? 3 months. Para sa inyo mga 3 months. Tapos ilan-ilan pa lang yung downlines mo. Or kung wala ka pang downlines. Okay? What if kinabukasan biglang may sumali sa'yo 1,000 tao? 1,000 tao. Biglang nag-pay in sa'yo on the spot. Sabay-sabay. Paano mo sila handle? Alam mo na ba? Ano ituturo mo sa kanila? Ay, alam mo, ito na lang eh. Alam mo na ba yung proseso ng pay-in sa inyo? Alam mo na ba kung paano i-ship yung product? Alam mo na ba kung paano mag-encode? Alam mo na ba yung tamang positioning ng accounts? Paano pag may nag-pay-in pa sa inyo na sabay-sabay, multiple accounts pa, 7 accounts, 31 accounts, kung may ganun sa inyo, di ba? Anong gagawin mo? Sabay-sabay, kinabukasan. Hindi ka pa ready. Okay? Or yung ikalawa is hindi mo pa deserve. Hindi ka pa deserving.
Ganun ulit, same example, 1,000. Marunong ka na ng mga pinagsasabi kong technical. Marunong ka na. 'Di ba? Alam mo na kung paano sila encode, alam mo na yung multi-positioning ng multiple accounts, alam mo na ganun-ganun, 'di ba? Eh, hindi ka leader. Hindi ka marunong mag-lead. Akala mo sa pagiging leader, boss, utos ka ng utos. Lagas 'yun. Ubus 'yun. Hindi mo deserve. 'Di ba? Mayroong attitude ka, usually ganun. Mayroong attitude ka, ubus 'yan, hindi mo deserve. Or worst, yung ikatlo, hindi ka na ready, hindi mo pa deserve. Hindi talaga ibibigay sa'yo. So, ganun lang yung palagi mong tatandaan. Hanggat hindi ka ready, hanggat hindi mo deserve, hindi ibibigay sa'yo yung success. Kasi sayang. Sayang. Ilang beses na nangyari sa akin yun. Parang tinetest ako eh. Una, tinest ako, kumita ako ng malaki. Hindi ko makakalimutan, 40,000, 20,000 isang linggo. 2014 yata to, or 2014 yan, siguro, basta 2014, 20,000 isang linggo, 40,000, sunudan yun eh, 40,000 within 2 weeks. Grabe, kasi first time ko ma-experience yung ganun eh. Sabi ko, baliw na baliw ako, power na power. Ano nangyari sa akin? Umakyat sa ulo, yabang, sobrang yabang. Yun nga eh, kung pwede ko lang batukan yun eh, yung nakaraan na yun eh. Sobrang yabang, feeling ko top 1 ako. 'Di ba? O lumabas, hindi ko deserve. Ready na ako at that time kasi may skill set na ako, alam ko na 'yung gagawin, pero hindi ko deserve. Yabang eh. Kaya ganun 'yun nangyari. So anong nangyari? Bagsak. Kung sino nagmamataas, siyang binababa, at kung sino nagpapakumbaba, siyang tumataas. Tinataas. 'Di ba? So ganun, 'wag niyo palaging tingnan 'yung about sa pera. Tingnan mo rin 'yung part na nagbabago ka kasi 'yun 'yung pinakang importante sa lahat. Binabago ka, inaayos ka, itinatama ka ng mundo. Ganun kaganda yung industriya natin. Kaya para sa akin, ito talaga yung the best para sa akin na industriya sa lahat. Kasi bukod sa natututo ka na nag-grow ka as a person, kailangan mo rin tulungan yung ibang tao na umasenso para umasenso ka din. Diba? Kaya napakaganda ng industriya natin. Huwag nyo lang palaging tingnan yung pera, tingnan mo rin yung sa sarili mo. Palagi mong tatandaan, every time na merong maling resulta, may mali sa'yo. Kailangan mo lang alamin kung ano yun at ayusin mo. Mas mapapadali ka with the help of your mentor, your upline na nakakilala sa'yo. Okay? So, yun! It's already 8:55. Pasensya na sa mga hindi ko nasagutan. Napaganda yung tanong ni Jurilyn. Nasakto sa kanya eh. Diba yun yung sinasabi ko? Pag napaganda yung tanong, diba, hindi ko pwedeng madaliin. Kasi ang ganda ng tanong ni Jurilyn. So by the way, salamat sa question mo, Jurilyn. I hope na nasagot ko yung tanong mo kasi parang nawala ka na. Parang wala ka na dito. Hindi ko alam kung nandito ka pa. So yun lang. Pasensya na sa mga hindi ko nasagot. Bawi na lang ako next Friday, 8 p.m. Philippines time. So make sure na agapan nyo para kayo yung unang masagutan ko yung tanong. Kasi yun. Pagka ganun nga eh, pagka merong nagtanong na ang ganda, tapos napapahaba talaga yung sagot ko. Pero I'm sure naman marami pa rin naman kayong natutunan doon. Ulitin ko ha, for the last time, hanggat hindi ka pa ready or hindi mo pa deserve or both, hindi mo makukuha yung success na gusto mo. Kailangan mo muna maging ready, kailangan mo maging deserve. Okay? So I hope marami kayong natutunan tonight. Make sure apply nyo yung mga natutunan nyo. Bahala kayo kung i-apply nyo o hindi. May mga additional training pa ako para sa inyo. No? Hanapin nyo lang yung sa description yung mga links. Kung pinapanood mo to sa Facebook, nasa taas yung mga links, hanapin nyo. Nandun yung description. Kung pinapanood nyo to sa YouTube, nasa ilalim yung description. Hanapin nyo yung mga links doon. Tsaka may nakikita kayong letters na gumagalaw dyan, di ba, sa ilalim. Ayan, tingnan nyo rin yan, basahin nyo rin yan. No? By the way, follow nyo ako sa TikTok, no? Follow nyo ako sa TikTok at I am Carl Serrano, no? Para masaya, para power-power tayo. No? Marami, nagpo-post din ako doon, MWF. Sa ngayon, MWF, nagpo-post ako doon ng mga, wala lang, mga trip ko lang. Na siyempre may mga kabuluhan na videos. Okay, so magandang gabi sa inyo lahat. Kita-kita tayo next Friday, 8 p.m. Philippines time. Bye-bye and God bless.